Hey guys, welcome back to my channel. So for today, we're going to try some of BLK's new products, like their newest collection. It's the Universal Skin Tint na Universal Illuminating Skin Tint. And then I also got from their previous collection yung BLK Feeling Peachy. And lastly, I have here Maybelline Falsies Lash Lift Mascara. So if you wanna know my thoughts on this and ano yung first yung nangyari during my first trial, please keep on watching. So yan, itatry natin ngayon yung bagong products ni BLK na binili ko sa Trinoma Mall nung last weekend. So actually, last Sunday ko siya binili. Tapos it turns out na ilo-launch pa lang nila itong new products nila sa Lazada noong Sunday. So, ito yung new formulation ng BLK Universal. So, I didn't get the whole or tigi-isa from the new collection. So, I only got yung Illuminating Skin Tint Sun Shield. So, I have yung luma nila, which is yung BLK Skin Tint Sun Shield. So, I super love this skin tint. Minimix ko siya dito sa aking Clinique Even Better Glow para nga ma-achieve ko yung dewiness. So, I think with this product, hindi ko na siya kailangan. So, what else do we have here? I also got yung BLK Fresh na Creamy All Over Paint in the shade Feeling Peachy. So, favorite ko yung Creamy All Over Paint na nilabas nila way back 2018 pa. So, I think I'm also gonna love this. So, ayan, yung Feeling Peachy. So, ayan. And what else do I have here? So, to complete the look, I will use this Maybelline Falsies Lash Lift. So, naubusan ako nito sa Lazada. Luckily, naabutan ako sa Landmark Trinoma din nung weekend. So, there. So, ayan. I got the same shade nung aking lumang skin tint. So, these are both on the shade Butterscotch. So, same siya nung shade na ginagamit mismo ni Ann Curtis. Ang taray, kakulay ko ba si Ann? Diba? So, yeah. Same siya nung ginagamit niya. Ayan, Butterscotch. Actually, yung difference ng box nila, hindi ko na kasi natabi yung box ko, is yung box nito is glossy. Look, oh, nagsha-shine siya dun sa ring light ko. Yung skin tint nila before, ang box nila dun, matte. Parang ganito. Parang ganito yung box nila dun, matte. Ito, glossy. Kasi nga, it's Illuminating Skin Tint Sun Shield. So guys, nung tinry ko siya, para siyang may mga buo-buong particles ng shimmer na. So, this retails at 499 pesos. Same nung nito. So, ayan, natin nyo. Packaging nila. This one is glossy. Ito, matte. So, ayan, ganyan siya. So, this is the same shade. So, SPF 30. So, guys, nag-prep ako ng skin using only yung aking toner, Clinique toner. So, wala akong in-apply na iba dyan after washing my face. Ah, naglagay lang ako ng kilay at saka nag-tight line ako ng eyes kasi para pag ginamit natin to. So, hindi kasi bagay sa akin yung mag-eyeliner ng ganun kasi I have hooded eyes. So, to emphasize my eyes, I tight line lang. So, yan. Open na siya. Wala siyang seal dito. Hindi ko pa siya binubuksan actually, guys. So, yan. Same naman siya. Makita ko sa inyo. Tignan natin kung makikita. Kita niya ba? Yan. So, swipe ko siya. Yan siya. I don't know if kita nyo yung damihan natin. Parang naya ako eh. Yan. Dadamihan ko lang siya para makita nyo, guys. So, ito na po yung sunshield, yung illuminating. Yan. Yung finish niya is dewy na itself. Oh. Try naman natin to para makita nyo in comparison. Dito na din. Katabi niya.
same naman to ng shade. So, ayan. So, ayan siya. Both on my hands. So, ito talaga, may shimmer. Ayan, oh. Ito, wala. Ayan. Ito yung illuminating. This is the old one. So, for the sake of this video, I will be using my fingers to blend lang this. Kasi I know many of the beginners sa makeup doesn't have any brushes or any beauty tools sa kanila, diba? Tsaka paminsan, diba, pag on the go tayo, minsan okay din yung fingers lang. So, I'm gonna use my fingers for this. Don't worry, guys. I washed my hands. So, it's okay to touch my face. So, yan. Tsaka, I only use nga yung toner para makita nyo. So, yan, guys. So, makita nyo naman yung coverage niya. See, may redness ako, ah. Okay, maganda yung coverage niya. Natatakpan niya ng slight yung redness ko. Cause it's supposed to be a skin tint. So, it's closer to skin talaga. So, ayan na. There. Ayan siya, guys. So, nakikita niyo ba yung pagka-dewy niya? Yan, guys. So, medyo, since skin tint nga siya, wala siya masyadong coverage. And yung ganyang nilagay ko kanina is only enough to cover this area. So, yan. Nagdagdag pa tayo. Ayan. Ito siya. Lagi ko siya sa aking forehead. Masyado bang bright yung aking light. Ayan. Guys, huwag nyo tingnan na malapitan yung kilay ko cause hindi pa ako nakakapag-groom. So, I grew my own kilay these days. Pero nagyan din natin yung eyes area. So, there. Ayan na. Meron na siya sa aking half of my face. Nagyan natin yung nose area. There. Di ko alam kung nakikita nyo kasi yung shimmer, guys, eh. Pero ito. This one. Ayan, no, difference niya. Ito super matte. Ito dewy talaga. So, yan guys. Half of my face meron, half wala. Hindi siya sticky sa feeling. Wala siyang any stickiness at all. But look, it's glowy. So, yeah. Start na natin dito sa kabila. So, kumuha pa uli ako kasi gusto ko makita nyo yung as much as coverage na kaya niyang ibigay sa atin. Yan, kahit na using fingers lang. So, gusto ko talaga kasi yung formulations lang ng mga skin tint. So, nagsimula tong obsession ko na to sa skin tint. Ever since I started I tried using yung NARS na Velvet Skin Tint, which was given to me by my best friend. So, nung tinry ko yun, so, super na-obsess ako kasi you know what, guys? With skin tint, your skin can actually breathe, kasi it's lightweight than foundations and BB cream or CC cream. Well, it's more like BB cream, kasi it's like skincare and foundation in one. Kasi what is a skin tint ba? Skin tint is a like moisturizer and sunscreen with a tint ng coverage for yours, yung shade ng to cover your skin, yung shade nyo, guys. It has a little shimmers in infused in it, so parang ka lang may highlighter. Parang I think it would be the result if I mixed my BLK skin tint to a liquid highlighter. So yeah, that's it. I think eto maganda to pang mask kasi hindi siya didikit. It's super, it's matte on my face, or baka kasi dry ako. I'm a dry skin type. So now let's try this BLK Fresh Creamy All Over Paint. How to use the applicator to apply a couple of dots on me.
same lang siya ng before. So this is the packaging. Yan. So yan, may peach siya dito. So yeah, feeling peachy the one I got. Yan. So actually, hindi man nawala naman yung redness ko. So I think same lang din siya dun sa dati. Yung may malaking applicator na ganito. Yeah, same lang siya. So, amoy peach siya. Just like its claim. So, try na natin. Lagyan natin ng tatlong dot. Dito din. To achieve fresh. Dito din. Kasi I like. Ganyan ginagawa ko. For ano. Blend lang natin. Blend lang. Oh my god, ang pigmented. Oh. Ay, naku, magbuka ako. Mukha akong, oh my god. Mukha akong orange. Mukha akong annoying orange dito, guys. Ah, sis. Ang pigmented niya. Oh my god, guys. Ang pigmented niya. Parang it's too orange yata for me. Or baka na sobran lang ako ng dot. Dapat pala 2 dots lang. Dagdagan ko ng ganito, guys. Iko-cover ko siya kasi ang pangit. I think it's too peach. Well, it's true to its color at least, diba guys? It's peach. Few moments later. So ngayon, try ko din siya sa lips. Actually, it can also be used in lids. So it's a multi-purpose. That's why it's called creamy all over paint. So you can use it on your lips, on your lids, and on your cheeks. So, try ko siya sa aking lips. Yan siya, guys. Lasa siyang fruit. Ganda siya sa lips. Diba? Ayan, okay na rin naman. Nag-tone down naman ninyon sa cheeks ko. There. Diba? Korean glow lang tayo. Diba? So, now there's the BLK. So, this retails at, magkano nga ako ba ito nabili? 399 pesos itong BLK Fresh Creamy All Over Paint. So now let's go with the eyes. Finally, tatry ko tong si Maybelline Falsies Lash Lift. So this retails at 399 pesos also. I got this from a Maybelline counter sa Landmark Trinoma. So ito ay yung kiniklaim nila dito kay Lash Lift. Actually, wala siyang claims. Pero I can see yung mga reviews ng vloggers as well as yung kanilang posts sa Instagram na this one is imitates yung parang siyang falsies. So ito yung packaging niya, just slick Maybelline branding, and dito lang yung ano, the Falsies Lash Lift Hydro Fudge. Yan. Oh, dito wala naman din nakalagay. So this is what supposed to be waterproof siguro kasi nga it's like falsies. So try natin. Magka-curlash lang ako para masaya. There. Oh, di ba? Tingnan natin siya. Ano ba yung brush niya? So ganito yung brush niya, guys. Ganyan yung brush niya. So para siyang paganon, papayat sa gitna ng onte. Pero marami siyang maliliit din na bristles. So let's try. Yan po ang ating first coat. Ay, guys, tinan niyo. Nagki-crease yung nagkikrease yung skin tint. Yan yung first layer. Para na siyang naka-falsies na yung natural. Try natin siya sa baba. Ayan o, ang gundo. Ang
natural. Although kasi mapilantik talaga yung mata ko, yung pilik mata ko. Pero ito, it looks like yung mga payat na falsies, yung mga natural. So, ayan din yung closer look ng creamy all over paint on my cheeks. Tapos yung skin tint. Yan. Ay, imperfections ko nakita nila. And ayan, ito rin. So, try natin sa kabila. Para dalawa sila. Match. First layer, guys. Ay, ba't ang mas pack ko dito? Feeling ko, guys, mas maraming product yung nalagay ko dito sa kabila. O, tignan nyo. Than this. Pero first layer lang din yan. Oh my God. I-second layer natin tong isa. Guys, ay, pack na pack. Hindi ko na kailangan mag-falsies. Ito na siya. I found my new holy grail. Kasi gusto ko mag-aral mag-falsies. Pero parang tinatamad kasi talaga ako. So parang ito na ang solusyon. Thank you, Maybelline, for inventing this formulation of falsies. Binigyan nyo ng bagong definition ng mascara. Guys, ang ganda. 399 pesos. For this one. Diba? Hindi ko na kailangan. Falsies. Ano pa yan? Disposable. Diba? And I tried buying high-end mascara. Like Benefit Cosmetics. Pero guys, ayan o. Kabog na kabog ang Benefit Cosmetics dito. Guys, perfect ito. So guys, overall, for these three products that I tried today, I love these products. Although, si Eliminating Skin Tint, nag-crease siya sa aking eyelids. Which is, yan, medyo nag-crease naman talaga sa akin din si Skin Tint. But I don't mind naman kasi pwede ko naman siyang punasan, i-blend lang. Ang problem lang is if you're not aware na nag-crease na siya, tapos mukha ka lang tanga, diba, na nag-crease siya. So maybe you have to set it with a powder. I didn't set it kasi para makita nyo lang yung finish talaga ng Eliminating Skin Tint on my skin. And I love how it gives me a healthy glowing skin look. So kahit na hindi ako nag-moisturizer, nag-highlighter, or nag-facial mist, it still gives me that glowy and dewy look. Kahit na hindi siya mukhang basa-basa, it's still glowing because yung infuse nga na illuminators on the formulation itself. So before, ayun nga, nabanggit ko na I mixed my BLK skin tint with my Even Better Glow Clinique foundation to achieve a healthy glowing look. But right now, I don't need to do it anymore with this formulation. So, I love this. This retails at 499 pesos at BLK counters. It's also available in Lazada and Shopee. Now, for this one, BLK Fresh, ito yung last collection na nirelease nila. So, this is the newest, one of the newest, it's part of the new collection ni BLK. So, this one is from the previous collection, which is the summer collection, yung fresh line nila. I got this creamy all over paint in feeling peachy because I love anything peach shades and coral shades. So as you can see, it's very pigmented. Nagulat ako, guys, kasi yung dati nilang creamy all over paint, you have to have parang nakakailang layers ako to achieve the color na I want, yung strawberry nila, yung first line, as in 2018 pa. With this, I put 3 dots, nagmukha akong annoying orange, guys. So, pinatungan ko siya ng little netong Eliminating Skin Tint para matone down lang yung colors. So, yan, it's still very, parang siya bright orange, neon orange, kinda thing. And then, ito siya sa aking lips. It looks good on my lips. And guys, finally, ang winning product sa aking video na to is the Maybelline Falsies. Guys, I don't know how to do nga falsies, but look how it is on my eyes. Sobrang ganda niya, guys, 'di ba?
Hung winner. So guys, you have, this is a must have in your makeup kits. So there you have it guys. Thank you guys for watching. Like this video, comment down below what you think dito sa mga products na tinry ko. And see you on my next video. Bye!